So yung mga cottage, no, dito pala banda sa eryang to, ay halos pala lahat may mga pagpader na gagawin, no? Wow. So akala ko lang talaga is open po siya. Katulad doon sa may Times Beach, Ikulan. Kasi doon sa Times Beach, Ikulan, baka siguro hindi pa napagplanuhan po na may pagpader pala sa gilid po niya. Yun, no? Dito pala tayo ngayon sa Ruhas Extension. So, kanina po mga kodets, kumuha po ako ng tawag niyan, yung requirements, yung OR, no, para sa tawag niyan, para sa paghanap natin ng para sa pag-umpisa natin ng trabaho. So, talagang need ng requirements po, no. At ngayon ay atin lang po itong pinuntahan dito sa ginagawang Ruhas Extension. So, mga cottage, ito na pala yung itsura niya. Halos may mga tambak na dito. Dati po yung kanilang daluyan po ng tubig. Dito bantay, open pa po yan. So, ngayon po, dito naman ay windows po nila. Yan, no? Kita po ninyo mga cottage. So, itong partner po mga cottage, parang dito naman po ipapadaan nila yung tubig kanal. Kasi yun nga po, dito banda, ay parang sisimulan na kanila yung paggawa na naman ng isang box culvert. Yun, no? Double barrel din mga cottage. Yun. So, ito na po yung mga cottage, no? Itong paggawa naman. So, dito banda, tapos na po ito hanggang doon sa unahan. So, sinimulan nilang hinukay yung lupa dito para ma gawa na naman yan ng double barrel na box culvert. So yun, no, yung mga pan dyan, mga manggagawa gumagawa po ng mga bakal para sa gagawin dito mga cottage. So punta tayo doon sa una, no? Let's go. So malawak na po tingnan yung area dito kasi yun nga po yung mga bahay, oh. So ito, napaka-fun pa talaga, oh. Buong-buo po mga cottage. So, dito marami ding tao. So yun mga cottage, no, dito banda sa area ng to, no. So dito banda, ito talaga yung huling kwan niya. Boundaryhan. Ayan. So ito yung areyang to, so dito talaga yung kalsada, no, itong sa gitna po niya. So yan ay so may plant box, bike lane at saka sidewalk. So yung kanilang ginagawa mga cottage, binuhusan nila dito banda ito yung mga nakakan pa, hindi mga nakadikit. So para po ay mas kumapit talaga itong ginagawang box culvert. So dito naman banda yung buong box culvert na talaga na hindi po ganito na precast po. So yung may diretso buhos na po siya dito sa area mo to. So kasi wala na mga cottage yung andon po sa itong double barrel na box culvert na to ay tapos na po, naubos na po lahat nila na idugtong dito sa isang area, sa isang lane na to. So doon naipasilip ko sa inyo yung tawag niyan, yung panibago na naman dito na double barrel. Yun. So, ito ay yung bahay na makukuha pa. So isa, may dalawa talaga mga cottage na malaki doon, dalawang palapag. So dito hanggang doon sa unahan magtutuloy-tuloy. So, nasa kwan na lang sa bilang ko. So ito isang isa pa. 2, 4, 6 na bahay yung makukuha pa. So ito daluyan ng tubig kanal.
So, yun, punta tayo doon sa unang mga cottage, no? Let's go. Yo, what's up, mga cottage? At, yun, no? Andito tayo sa... Yan. So, dito banda, mga cottage, dito nila mas gagalawin talaga. Kasi nga po, yan, no? Daanan talaga ng mga sasakyan, lahat ng mga dumadaan dito. So, ipatatagpo po yan dito banda. So, dito po yung huling dugtungan po nila. Yan. So, doon po tayo doon sa unahan. Sa ginagawang ROAS extension. So, dito po yung dugtungan po niya. So, yan. Kulang na lang po dito yung pagbuhos po ng semento para po talaga. Ay, boy, shoutout sa mga. Yan, no, shoutout kay sir. Ay, shoutout. Ay, doon, shoutout doon. Yan na, so may mga... Ay, shoutout tayo sa mga guwapa din raw. Yan, shoutout. So, may mga guwapang liagi din raw mga cottage, no? Yan, so... Kuhan kayong mata nila, idol. Ay, shoutout daw sa inyo, amiga. Yan. Kapit na, dol. Kapit na, boss na lang, kulang. Ano pa, day? Okay na. Boss na nino. Gipadiran, day, dira, no? Na, day, pader? At, padulong dito, taran. Ah, dire lang, taman, dire. La. So yung mga cottage, no, dito pala banda sa eryang to, ay halos pala lahat may mga pagpader na gagawin, no? Wow. So akala ko lang talaga is open po siya, katulad doon sa may Times Beach Ikulan. Kasi doon sa Times Beach Ikulan, baka siguro hindi pa napagplanuhan po na may pagpader pala sa gilid po niya. Yun, no? So sila, idol. So yun, sila, idol, paan lang natin muna dyan mga cottage, standby lang po yan sila. Yan. So next week daw ay bako abubuhusan po dito. So wala, kunting-kunti na lang mga cottage. Itong isang linya po ng ginagawang box culvert ay matatapos na. So, itong isang linya na naman dito banda sa left side. So, uumpisahan po doon sa dulo. At pagtagtapuin naman dito sa kabila. Uy, shout out sa inyo mga bata. Wala na po, ay close na po talaga dito sa isang side, no? So, which is wala na talagang makadaan labas-pasok kapag ito po ay nasarado na. Makakapasok pala mga cottage, no? So kapag may mga maliit na lang na labasan o pasukan po nila, so doon na lang po yan sila makakapan dito. So, maganda rin yung ganito kasi yun nga po ay nasasarado po siya. Ngunit yung isa sa mga di maganda ay napakainit po yan dyan banda sa loob yung mga kabahayan. Yun. Itingnan natin ano yung mga ginagawa nilang pagpader. Let's go. Yo, what's up mga cottage? So, ito na po yung kanilang pagpader. Napakabilis po. Nung nag-update po ako sa ginagawang rotonda, itong extension, wala pa itong pagpader na ginagawa. So, nung last week lang pala, nasimulan yung pagpader dito. Ay, boss. Lagi boss. Shoutout kay sir. Tapos, yung hollow blocks na ginamit nila, no, parang napakatigas nito. Pilan ni boss ang sayo ni Conan, eh? Size, no? So, napaka-con. Malaki po siya mga cottage, no? Ibang-iba po sa mga ginagawang bahay. 4 lang ata yung ginagawang sa bahay po. Thank you.
yung isa sa mga parang kwan lang mga cottage ay yan, kapag dito ka na, kung may bahay ka diyan sa loob, napakainit na po dyan. Wala na masyadong hangin. Yan o. Isa sa mga dahilan po mga cottage, kaya po siguro hindi na sila gumagamit ng cyclone bar. Kasi yun nga po, nakita kasi nila sa mga ibang areas. Kapag cyclone bar din mga cottage ay nasisira din kaagad. So kaya yung kanilang ginamit na lang, kanilang ginawa ay puro na lang po hollow blocks. Mas pan talaga para surely no yung dito sa gilid na to na hindi po basta-basta masisira yan. So mga cottage no, hanggang doon pa yan, hanggang doon po sa dulo puro po ito hollow blocks. So pupuntahan natin doon sa unahan mga cottage kung ano po yung kanilang mga nagawa. Let's go. So yun mga ka-onits at kakaiba no sa aking mga nakita sa pag-pader po dito na ganito kabilis yung paggawa po nila. Yun. So, kunti na lang doon banda mga cottage, masasarado na. Yan. So, ganito pala yung kanilang paraan pala sa pagkuhan dito. Yung paggawa po ng Coastal Road. So siguro doon sa may Times Beach ganito pa rin po yung itsura sa paggawa po ng pader. Yan no. Mahirap na po makadaan dito sa areyang to. So need mo na lang pupunta doon sa unahan para po makapasok ka dito. Maraming maraming salamat. Yun mga cottage no at so ito na yung boundaryhan po dito. Ito na po yung high view hanggang doon po sa dulo sa may Quezon Boulevard sa may daanan. Yun, ay shout out sa inyo no, at yun nakita po ninyo kung ano po yung kanilang mga ginagawa. So talagang sinisirado po nila, nakasarado po lahat, nakaharang para po dito sa mga bahagi ito, sa mga gilid, wala po mga tao na kung saan-saan na lang po lumalabas, pasok. Yun no. So, dito banda, dyan. So, daanan po yan patungo dito sa, yan na sa gilid na yan. May daanan po yan patungo dito sa ginagawang Sarwas Pumping Station. Yun no. Maraming maraming salamat hanggang dito na lang. Yun, mega shoutout pala kay Sir Vicente de la Cruz dyan po sa Canada, no? At kay Sir Muego Family. Yun, mega shoutout. At kay Sir John Emphasis, yan, kay Sir Esperanza de la Cruz, yan, at kay Sir Patty Girl, yan, kay Sir Leo Sonega, yan, kay MP Girl, at kanino pa ba, kay Kamam Kumalablay, yan, mega shoutout. At hanggang dito na lang mga cottage, magpapaalam na po ako, at bye-bye na.